paano ka pa mag-iipon kung ano, kung kulang na nga yung sinasahod mo? Diba? Okay, nagbibigay daw ako ng tips, pero wala daw naman akong ipon. Binubuking mo naman ako, di. Okay. Hi, hello guys. Good morning. Welcome to our channel and welcome back po sa mga nakasubscribe na sa akin. So yan, early morning, 4 a.m. Nagluluto kami ng aming paninda, aming extra income. So, ang topic natin for today is ano, tips kung paano mag-ipon. Ano? Tips paano mag wala ano? Tips paano? Niloloko. Ano, paano ka pa mag-iipon kung ano, kung kulang na nga yung sinasahod mo? Diba? Okay, nagbibigay daw ako ng tips, pero wala daw naman akong ipon. Binubuking mo naman ako, di. Okay. So, yun. Paano ba mag-ipon kung ano? Kung yung sahod mo is kulang pa nga eh. Diba? Pero yun, ano? Kailangan talaga pilitin mag-ipon. Kasi kailangan yun sa buhay. For emergency fund or kung meron kang pinaglalaanan. Sa palagay ko, halos naman, mostly naman sa inyo, alam na yon. So, syempre, paano ka makakapag-ipon kung yung sahod mo is kulang pa nga sa mga pagbayad ng fixed expense at sa mga gastusin. So, simple lang. Gagawa ka ng extra income. Kagaya namin, yan. Nagbibenta kami ng mga sweets. Yan. So, syempre, hindi naman agad-agad. So, kailangan maging consistent sa ano, pagbibenta. Walang kwenta tong vlog na to. Pero, yun nga. Hindi, may kwenta naman. So, ako, based on our experience, yan yung ngayon ginagawa namin. So, sinishare ko kasi mostly kasi ng mga naggagawa ng extra income, 'di ba? Ano, magtitinda tapos yung napagtindahan gagastusin din. So hindi niya iniipon. 'Di ba? Yun nga 'yun eh. Kaya pag nag-extra income ka, okay lang din naman 'yun, pero mas maganda yung ano, itabi mo yun para at least makita mo talaga yung makita mo talaga yung fruit ng ginawa mong effort para makapag-save ka. Number two, kapag mag-iipon ka, dapat may specific na pinaglalaanan ka ng ipon na yun. So, kami, naghahalo ako ng ano, ng YEMA. Pensya na. Kaya hindi ako nakatingin, nakapokus ako sa hinahalo ko. So, yun. Number two, yun nga, pag mag-iipon ka, dapat meron kang goal kung para saan yung ipon na yun. Para hindi mo gagalawin yung say hi. hindi mo gagalawin yung ano, yung ipon na yun. For example, ano, yung ipon mo na yun para sa pang-tuition ng anak mo. Nakabukod dapat, hindi mo pinagalo-halo. Kunyari, nag-save ka lang basta para sa yung savings na yun. Dapat, yung savings is may purpose. Sa Wednesday, papasok na kami. Sa Wednesday, maaga tayo ah. Hmm. Kasi itong kuha yung CV. Okay. Tapos, ano pa ba?
Tapos, number 3, yun, pagka meron ka ng way para kung saan kukunin yung savings mo, tapos meron ka na ding purpose kung para saan yung saving mo. Number 4, pag nag-save ka, meron ako napanood eh, sabi niya ganito daw mag-save. Itatabi mo yung certain amount na yon, isi-save mo kung ano man yung purpose mo doon. Tapos, kakalimutan mo na siya, ba? Diba? So, maalala mo lang siya kapag tama na yung panahon para dun sa paggagamitan mo. So, ganun mag-save. Itatabi mo, tapos kakalimutan mo. Tatabi mo, tapos kakalimutan mo. Kanina, nagkawentuhan kami nung kasamaan ko sa work. So, yun nga. Bigla niyang kinailangan ng money. Tapos, bigla niyang naalala na meron pala siyang kahit papano tinatabi na wala lang, gusto niya lang itabi. So, yun, nagamit niya. Pero, yun nga, number 3, dapat kung and then, yung balik tayo sa number 2, kung mag-iipon ka, dapat meron siyang purpose yung ipon mo. Huwag mo pagsasama-samahin. Kunyari, kung gusto mo mag-ipon para sa pang future na business mo, nakaseparate yun. Tapos, gusto mong mag-ipon para sa pang-aral ng anak mo, nakaseparate yun. Parang pagbabayad lang din ng mga fixed expense mo, naka-iseparate mo dapat. So, yun lang muna yung tips ko sa pag-iipon. So, balikan natin yung sa number 1, yung sa paggawa ng extra income. Marami namang pwedeng mapaggawa ng extra income. Syempre dapat isipin mo kung ano yung hindi masyadong makakakain ng oras mo or willing kang magbigay ng extra time para sa extra income. Kasi syempre hindi naman ganun kadali yun. Yun lang. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. And please click the subscribe button and the bell notification na rin para ma-notify kayo sa mga uploads na mga gagawin ko. Tapos, pwede rin kayo mag-comment sa mga suggestion nyo. Yun. Share lang ako ng experience ko. Thank you for watching. Bye!